And the ye pastors slew the same things unto them, for very threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. May sabay. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga anak, Panginoon, nandito. Sa inyong presensya din po, Panginoon. Yung mga salita na aming pag-aaralan muli na very relevant naman, lagi sa amin po, Lord, about masters, about the authorities, sa legitimate authorities sa aming buhay. Makita po namin, ito po ay dapat tayong matutunan from childhood, Panginoon, na matutong sumunod. Hanggat kami po ay nabubuhay, kami po ay may legitimate authorities sa trabaho and even kayo po, Panginoon. So, nawa, makuha namin to, Lord. Makinig ang bawat isa sa inyong mensahe at sa inyong papahiwatig, Panginoon, sa inyong mga salita. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po ulit. Amen po. Ano yung talang magsalita, no? Ganyan din ako dati, pero ang hirap pala, no? Magandito ka. So, gusto ko sabihin, ang title po nito is, ang lagi ko dyan, Legitimate Authorities. Ano nakalagay dyan? Basta yun. So, may sinasabi tayong authorities. Anong sabihin authority? Ngayon, ang sinasabi yung mga pulis. Autoridad. Medyo tama naman, pero mas malawak po yung authority, no? Sabihin, ayun, honor legitimate authorities. Yan. Pag sinabing honor, yan ay commandment. Ano yung fifth commandment? Sinabi dyan, di ba? Pakisabi po, mga young people, ready, go. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ito na rin. Mga, ito, pinaka mga bata, yung mga below, ano, below 15. Ayan, si Peter. Ano na? 14 ka pa lang. Ah, sige. Ayo, yung mga below 15. Ready? Verse 1, go. You let your name in the Lord, for this is right. Isa pa, malakas. Ready, go. You let obey your parents in the Lord, for this is right. Isa pa, kasama this time si Al. Alam tao na? 12, o, tsaka si Adam, ha? Ready, go! Ganun ulit, kayo. Ready, go! Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Wala si Julia. Isa pa. Si Aiden. Aiden, parang lagi kang wala sa, ano? Aiden. Kunin mo nga yan, akin yan. Ba't kumakain kayo? Tapos tayo kumain. Basa. Ready? Aiden. May basa. Ready? Go! Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Abisaduhin nyo na, ha? Ephesians 6:1. So, dyan po tayo nag, again, last time. Tapos na po tayo, last chapter na po ito. Book of Ephesians so far, napakaraming ano, no? Napakabigat. Napakaganda. Both sa doctrine at sa mga practical advices. Especially sa doctrine. Tingnan ko lang ulit yung mga ating mga ano, no? So, yung ating una, 1A, to the praise of His glory. Then, the spirit of wisdom and revelation. Then, 2 is grace, gift, and salvation. Of course, very famous. And then, access by one spirit. Ito yung mga hinighlight natin sa ating mga nakaraang pag-aaral. And then, sa 3, Ephesians 3, 2, dispensation of grace of God. Then, the eternal purpose. And then, sa 4 naman, walk worthy of the vocation. And then, the man created in righteousness and true holiness. The new man, I mean. Okay, the new man. Then last time, proving what is acceptable unto the Lord. Yan ang inaral natin. Kasi yung 5 and 6, mga practical advices na yan. Then last week, spirit-filled, sanctified, clean, washed, glorious church.
Okay, kinumpala yan sa mag-asawa. But, yun na inaral natin. Kaya naalala ko nung kanina, nag-surveying nga tayo dun, di ba? Ramdam ko na agad kahit kayo, di ba? Yung pastora kasi. So, una, save naman daw, mukhang okay naman. So, alam nyo na, pag ganun, kina-challenge lang sa ibang bagay, na alam natin, ano pwede natin matulong sa kanila? So, mukhang masaya sila sa church, pero hindi sabihin masaya ka sa church mo, okay ka na. Okay? Yan ang totoo eh. So, di natin gustong maging kontrabida, pero, para ma-warningan lang din. So, isip-isip natin, paano nangyaring napakalinaw dun sa binasa ko sa kanya yung sa Corinthians at sa Timothy. So, let your women be in silence in the church because they're not permitted to speak. So, gano'n ka, hindi naman kailangan manahimik lang, pwede din naman magturo. Wala naman sinabing bawal magturo, eh manahimik nga eh. Commanded to be in silence. At kung gusto nilang may matutunan, i-discuss nila sa bahay sa kanilang asawang lalaki. Doon na medyo nag-ano, no? So, yun, nakita ko nga, kasi parang yung lalaki, di ba? Sunod-sunod sa babae. Tumataas na ng boses ng babae. Oo, tama ka. Ayan. Anyway, kaya punta doon. Kasi sa meeting ko lang, yung last natin is yung church ay dapat maayos. Hindi magiging maayos kung di tayo malinis. Hindi magiging glorious yan. Hindi tayo sanctified pag yung mga kasalanan is wala. Again, kinumpara yung mag-asawa doon. So, gaano ka dapat maayos yung pag-asama nyo kung hinahambing tayo sa Panginoon at sa church? Hindi nyo ba yun? Kaya mga bata, yun ang picture nyo sa inyong buhay, mag-asawa, okay? So, ano yun? Nabanggit natin last week yun. So, dito ngayon tayo sa mga anak naman. Hindi lang sa mga anak, babalik to kaya nga ang title natin ngayon, honor your legitimate authorities. Okay, alam nyo yung legitimate? Ano sabihin legitimate? Legit, yun ang ano ngayon eh, legit. Ginagamit po yun, yung legit. Ano yung sabihin ng legit? Sa iba nyo ginagamit yun eh. Ano yung sabihin nun? Ha? Totoo, di ba? Ano pa? Sabi dito, in accordance with recognized or accepted standards or principles. Pwede din yan, especially, Americans lang daw, very good. Pero hindi lang yun, no? Una mong makikita yung legit, tsaka legitimate, sa ano yan, sa batas. Okay? So, kaya may tinatawag ng mga illegitimate, di ba? Illegit. So, hindi legal. Yung mga business, legit ba yan? Tatanong nyo, ganun agad eh. Eh, kikita tayo dito, legit ba yan? Kapag ganun ang mga tanungan. So, ngayon, tatlong bagay po yung ano natin. Siyempre, sa tahanan, ano yung next? Sa labas ng tahanan, ano na? Government. Tabaho, pwedeng tabaho, tsaka sa government. And then, pupunta tayo siyempre sa Panginoon. Okay? So, una daw, mga bata, sino dito ang mga napakabait? Yung laging sumusunod. Sino dito yung laging sumusunod sa magulang? Nabasa ko na agad yung mukha niyo. Wala niyo, si ano, napag-ganon. Bakit importanteng sumunod? Una, sinabi ng Bible. Alam niyo, kaya yung kanina na naman, naalala ko si... Follow your heart daw, yun ang heart eh. Yung heart muna. Hindi, alam na alam natin sagot, kaso hindi pa rin tinanggap. Kasi ganun yun eh, pag hindi nila alam yung source ng kanilang authority, tapos na agad. At sinabi na ng Bible, yan ang sinabi ng Bible. May iba pang sasabihin. So ganun po, nasana yung mga Pentecostal na Catholic lahat. Actually, pag inalam mo yan, pag tinignan mo sa yung mga lahat ng grupo, Baptist lang talaga yung at least sinasabi na kilala. Diba? Sabi nga nung sa ating documentary, ay Verity, ay Pastor Jimenez, diba? Ang term niya doon, gustong-gusto, sabi niya, when your boss is the Bible, you're a Baptist. Yun ang totoo. Pero again, ha, yung mga Baptist ngayon, by the way, happy Baptist Day. Joke lang. Joke.
Mag-meet daw sila. Tinawanan ko lang. So, when your boss is the Bible, you're a Baptist. So, yan totoo. Again, yung ibang Baptist, nakikibaptist lang. So, yun ang authority mo eh. Pag yung Bible, nakita mo, ay, mali pala ako. Anong gagawin mo? Sumunod ka. Okay, ganun din mga bata. Kala mo, okay na. Ano ba yung mga, ano yung mga anak ko? Sorry mga anak, kaya ganun talaga eh. Mamaya, sila naman. Eh, minsan, may nakikita ako dito sa inyo. Anong mga inuutos sa inyo madalas dito? Makinig! Yun lang eh, napakasimple, makinig. Eh, kitang-kita ko sa hindi nakikinig. Eh, lalo pa pag nag-exam. Lalo pa pag tinanong kayo. Eh, pwede kayong makatingin sa akin ganyan, pero hindi nyo naitindihan. Minsan, yung puso, lumalaban yan eh. Nakaramdaman ko yun. At ako minsan nakikipag-ano dito eh. Nakipagbuno. Bakit importante una? Sa mga parents nyo yan, isipin nyo muna ngayon ha, yung mga parents nyo, isipin nyo, gaano kayo makamasunurin? Gaano kayo, ha, yung tanong ko, gaano kayo sumusunod? For example, nag-utos ng 10, ilan doon ang susundin mo? Isipin mo lang sa puso mo. Iskola mo yung sarili mo. Nakikita nyo na? May iskola na kayo? Ah, iskola ka na? Tayngiti ka. Mataas ba baba? Ano daw? Baba. Ikaw? Peter? Ikaw, mataas ka ba? Kasi darating tayo dito, kung sa mga magulang nyo, mababa ang score mo na sumunod, eh legitimate yan ha, nasa Bible nga nakalagay eh. Sundin mo. So mamaya pupunta tayo sa next. So, iskulan mo yung sarili mo, isipin mo na, ang maganda naman dito, pwede mong baguhin. Amen? Parang exam, bagsak ka ngayon, pwede mong do better next time. Amen? May na ba sumunod? Kenneth? Hindi. Juliana, may na ba sumunod? Ikaw? Kasi? Wayne? Minsan. Christian? Lapi? Yesha? Peter? Stephen? Depende ka pa. Hindi naman to ano eh. Depende, tama. Depende actually. Depende sa inuutos at depende sa'yo. Kung nasanay kang masunurin ka, hindi na mahirap. Kung nasanay kang magbigay ng excuse, mahirap. Ba't banggit pala in the Lord? No, pwede namang parents mo lang eh. Kasi nga po, minsan, pinasok niya na dito eh, na minsan, alam niyo si Paul, ang tawag niya kay Timothy, son. No? Iba sa inyo, parang anak ko na rin. Diba? Sabi nga nung ano, mas nag-aalala pa minsan. Si Pastor, sabi nga, ganun din eh. Si Pastor, yung mga kwento niya. Kaya na-adapt ko din eh. Nag-a-quest si Pastor. Kaya kitang-kita mo talaga, sabi. Wala sa mga tatay dito. Nagkakwentuhan. Walang iba, walang pakialam. Mas, ba't pa tayo nag-aalala dito? Naalala ko lang yung mga anong yung pastor doon. Kaya, kasi minsan, yung magulang nyo, kahit hindi nyo kadugo, men, yung nagmamalasakit, yung itong tumutulong, tinuturoan kayo. So ngayon, sino susundin nyo? Obviously, yung tatay nyo, magulang nyo, sundin nyo yan. Pero, may sinasabi dito ng parents and the Lord. Amen? Alam nyo yan. Kahit po sa tabaho, may sinasabing nalimutan ng moral ascendancy at tayo. Tama ba yan? Ibig sabihin, minsan, alam mo yung kung sino susundin mo eh. Kasi alam mo, siya yung nakatulong sa'yo, siya yung marunong, ganyan-ganyan. At alam niya, alam mo na hindi mo hindi kanya dadalhin sa masama. So, ganun po yan. Kaya napakalalim ito actually, parang yung mga bata kasi iisipin lang, sunod lang ako sunod, sunod lang ako sunod. Dali. Ito muna isipin mo ha. Nung sumunod ka sa magulang mo, napasama ka ba o napabuti ka? Yun na muna. Okay? Kasi bisa nang umiiral sa atin, galit na agad eh. Pride. Eh nagugulat nga ako iba sa inyo, bata pa nito.
Ang tapang na, mali naman. Kaya dito, sinusubukan nating i-align kayo. Okay? Kung hindi kayo natutuwa yan, naitindihan ko po yan, sabi nga sa inyo. Salamat si Daddy, maayos naman yung kaso. Nung medyo na... Alam mo na, minsan yung mga magulang parang humihinto na yung ano eh, hinihinto na nila. O kaya, napag-aral na kita, ganyan lang. So dito sa atin, tagus-tagus yun eh. Kaya si Pastor nga, inaano ko nung, nakausap ko lang, saglit lang yun. Kaya sinabi niya agad, naalala niya, mag-camp daw tayo kasi nga, habang buhay pa siya. Sabi niya. Well, may gustong sabihin, ganun lang naman si Pastor. So yun. So hanggang ngayon, nililid pa rin niya ako, in a way. So yan, kahit si Daddy, ganun din. Kaya nga naalala yung sasakyan eh. Kasi binalita ko nga ano. Yung mga ano, mag-aaral lang ano. Naku, yung sasakyan natin. May sasakyan agad ang iniisip eh. Kasi nga, alam na pag hindi marunong, pwedeng masira. Anyway, sabi doon, for this is right. So medyo basic. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kaya nga, ginagawa natin, iniisa-isa natin. Okay? Meron bang ginawa sa atin ng magulang natin ay kasasama natin? Unless reprobate yan, ha? Meron ba? May masabi ba kayo? Mag-toothbrush ka! Alam niyo, gusto ko magkaroon ng sermon about toothbrush, eh. Natutuwa lang kasi, nakikita ko itong mga ito, nakumpara ko. Ang pangit, pag hindi ka na gano'n, ayan si Brad, ang ano ko. Ay sabi mong papalpastahan mo yan or something, hindi gano'ng katiba yan. Nang ano pang minuto sa inyo, maligo ka. Ano pa? Gumising ka maaga, mag-aral ka. Ano? Singa. Mag-assignment. Yung madalas yung ano pag nanay niyo, ano? Tatay. Magwalis. Magsaing. Bilis. Gumawa ng yelo. Ano? Magugas ng plato. Bilis. Matuhulog. Sarap naman ng... Pumasok araw-araw. Huwag magpuyat. Bilis. Magluto. Ikaw. Huwag masyado mag-cellphone. Very good. Top one. Huwag. Gawa, isa ba, ano? Mag-ano? Ano yung madalas sabihin sa'yo ng magulang mo? Mag-aral ng mabuti. Magwalis. Maglaba. Huwag makulit. Brian. Huwag magpalipas ng gutom. Doon ah. Tawa. Yung unang umaano sa inyo. Nanay, ganito na naman yan. Tatay. Huwag magpagabi. Joshua. Huwag magmas. Ano? Ano? Mag-aral. Huwag mag-asawa ng maga. Maglinis ng bahay. At ang tanong ko sa inyo, saan doon ang makakasama sa inyo? Sige nga. Wala! Kaya sumunod na lang! Walang sabing maligo. Yung maganda yung kay Brad eh, no? Huwag magpapagulo. Yun yung mga mahal mo, mahal kayo ng magulang niya talaga. Huwag papagutom. Ano ba isa? Walang makakasama sa inyo doon. Huwag magpuyat, huwag mag-cellphone. Oh, yan na. So dati, wala kaming ganyan eh. Dati, ano lang, basket. Sa bagay, hindi ako nangati sa basketball. Laro. So lahat po yan. Matapos na tayo. Yun lang yun eh. Na, ano yung nakabuti sa'yo, yun ang sasabihin sa'yo ng magulang mo. Eh, ba't di mo susundin? And then ito, next na po to. Yung honor kasi is medyo... Ano yung honor? Proverbs 3:9. Ano yan? Oh, good Thanksgiving tayo. Ano yan? Honor. Di ba? Tama ba? 3:9? Ready, go. Ready, go. Honor the Lord with
Sabi dito, show respect. Okay, pero sabi sa number one, bestow honor or rewards upon. Yun yun eh. Proverbs 3:9. Sabihin, ang Panginoon, wala lang tayong pwedeng ibigay sa Kanya. Pwedeng salita. Okay yun, yung buhay mo, ayusin mo. Pero yung context doon, yung first two tithes po yun. Bigay mo yan sa Kanya. Para ma-honor siya. Nalala ko yung mga kwento doon kay Solomon, kahit sa mga King of Assyria, isa sa mga gesture nila, kung ginagalang mo yung hari, nagpapadala sila doon ng gifts, no? Kung sa atin ngayon, yung ano natin, tax tayo ngayon eh. Ganyan po yan. So, ganun gawin nyo sa magulang nyo. Amen, mga bata, pastor, wala nga akong ano eh, pera eh. O di pag nagkaroon ka, at least, gawa mo ng ano, minsan. Ganda yung sa Cocomelon, di ba? Maalala ko tuloy. Mother's Day ba yun? O birthday ng ano? Pinagluto nila. Kaso ako, hindi ako marunong eh. So, di bilang mo na lang. Yan, di ba? Pwede nyo bang gawin nyo, mga anak? Honor thy father. Kung ano yung alam mo, gusto niya. Ngayon, kung alam ang gusto niya, wag na. Mag-pray mo na maalis sa kanya yun. Amen? Yung ibang bagay na gusto niya, for example, i-honor mo siya, ibigay mo yung gusto niya. At sabi dito, alam niyo yun, di ba? Fifth commandment, tama naman to, pag tinignan mo sa Exodus 20, Deuteronomy 5, sabi doon. Yung iba, sumunod ka lang. Gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Pero yung dito, honor thy mother and father, may pangako. Ang sabi doon, ito na lang, basahin ka sa 3, parang ganito rin yung gist doon eh. Sabi niya, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Kaya po yung mga batang namamatay, okay? Salamat sa batch namin, patay na lahat ng bakla, isa na lang naitira eh. Kaya sana, ngayon, sumali pa ng kung anong ano, nag-ano pa. Boto nyo ako, mag-like kayo, sabi ko, sodomitedeception.com, yun lang yun. Sana mapanood ng mga... Madalang, maaga namamatay ang mga loko-loko, amen? Basahin na nga natin yan. Sana makita ko. Okay, basa. Ready, go. But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out after this. But I will trust. Okay, sakto, di ba? Yung mga loko-loko daw, pansinin nyo kahit yung mga adik, ganyan, oh boy, ba na matagal yan? Yung iba, oh, pero bihira yun. Karamihan yan, mamatay na maaga. Again, layo yung mga bakla kasi desperado yan. Ano po yan? So, emotionally, unstable yan. Yung iba dyan, magpapakamatay, marami. ba't ko tayo punta doon? Yan, kaya ngayon, kabaliktaran, no? Gusto mo mabuhay ng matagal at maayos. Sabi dyan, well eh. Yung sino ba yung mga example dyan? Si Abraham, si Moses, yun lang sinasabi sa kanya eh. Si Jacob, di ba? They live an old man. Ano sabi ko doon? Full of years. Yun ang maganda doon. Nakita mo yung apo mo, apo ng apo mo. Kasi, maayos kang anak. In-honor mo yung ano, isa yan. Ngayon, gusto nyo mamatay agad, di... Yan, i-ano nyo yung magulang nyo. Maaga ka. Amen? Nakikinig ba kayo? Amen. Parang loko-loko yung ano, ibang klase, ibang ano yun, reprobate talaga. Pabayaan mo na lang at least. Iwas ka na lang. Okay? So, hindi lang to sa mga anak. O, ito, makakabawi kayo. Ano to eh? Pareho mamaya sa mga master din, mga servant. Verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, kompleto to. Ang nagsabihin po ng provoke, masama ba yung provoke? Depende, okay? Naalala niyo yung ano, provoke unto good works. So, ibig sabihin, udyokan mo, tama, di ba? Kunwari, yung, nga, attend ka ng church, attend ka ng church. Alam mong gusto niya rin yung kaso may humahad lang, ano man yan. Kung... laro man yan, di ba? O kaya labada, o kaya bisita, o ano. Pero gusto niya mag-church. Sino may kausap ko last time? Ganyan. Gusto ko tayo. Si Len, di ba? Nagano si Len. Siya nagsabi nung gusto niya talaga, kaso nga meron siya ginagawang mali.
So ngayon, magko-conflict yun sa puso mo. Lolokohin ka nun. Alam mo yung tama, pero ngayon, magsinabing pubong sa Into Good Works, uudyokan mo siya. Wala mo na, church tayo. Ano pa, basa tayo ng Bible. Yung basa natin, hindi na nagbabasa. Kasi nga, iwan ko, mahirap ba magbasa ng Bible? Minsan eh, kasi parang isisingit mo sa schedule mo. Eh, pag nakasanaya mo na yan, hindi na mahirap yan. Eh, kailan nga lang, tinrim ko kasi talagang kailan ba Sabado ata yun, eh, pagod-pagod na tayo. Di, 3 chapter muna ako. Walang problema. Bumawi ka next day. Kayo ba, kamusta yung ano nyo? Grupo? Daddy lang ano. Daddy talaga, nagbabasa yun kasi nagtatanong eh. Alam ko eh. Basta may yung nabanggit na ganyan. Yun ang maganda. Tuloy-tuloy ang paglago nyo pag ganun. Kaya ako naman, hindi ko inaano yun. Basta magbasa ka lang. Eh si Ibad, nagtatanong rin dati. Pag definition, tingnan mo sa dictionary. Ngayon, pag talagang may kalituhan, parang si naman nagtatanong nun. Sino may nagtatanong sa wine? Kawin sa wine, di ba? Ah, si Christian, di ba? Ayan. Ayan. So, bakit sabi wine? So, na-explain ko ngayon. At least nagbabasa. Kung di ka nagbabasa ngayon, pati online, may nagtatanong sa akin eh. Hindi ko alam bakit. Pero yun ang mga taong gusto talaga, pati yung taga Cebu, datanong sa akin, hindi ko alam saan ako nakilala. Pero pag interesado ka, gusto mo yung perspective ng tao, makita mo, saka ka magde-decide. Hindi yung, katulad din ang kausap natin kanina, tinuldo ka na eh. Basta, yun ang sinabi sa amin eh. Eh yung sa inyo, ganyan, kami, ganyan. Ya, alam mo na. Relativity na yon. Basta kayo, ganyan, kami, ganito eh. Ano yung tama? Di ba? Yan. So, ganito eh. Paano papasok ngayon yung fathers ngayon? Hindi magpo-provoke ng chi. Ganito po yan. Alam nyo po yung mga bata minsan. Ito, yung mga bata, makinig kayo. Makaka-relate kayo dito kasi minsan may ginagawa kayong sasabihin nyo, hindi ko naman gustong gawin, di ba? Magrebelde, maglayas, mag, ano ba? Magtamad. So, minsan, kasalanan pala yan daw ng tatay nyo. Alam nyo ba yun? Bigat to. Paano? Kasi, minsan, may mga kailangan silang gawin na hindi na nila gawa and therefore, hindi nila nagawa na inturo yung dapat na inturo sa'yo. Anong gagawin mo ngayon? You will act out lang kung ano yung naituro sa'yo o hindi naituro sa'yo. Kaya yung iba, palamura. Bakit? Eh, yun ang nakita nila eh. Ba, hindi, pinapabayaan yung kalusugan. Bakit? Eh, nakita nila sa magulang nila. Ganun eh. Inuubo na, mag-iosip eh. Patay kung patay. Ganda sana ng word na patay ng patay sa paglilingkod sa Diyos eh. Ganun tayo dapat, di tayo takot. Patay kung patay. Pero yung iba, patay talaga sa Diyos eh. Ang pangit na pagkamatay no, walang kwenta. Okay, yun ang sabihin po niya na, pag yung mga tatay pala or magulang, maayos ang pagpapalaki sa anak, hindi sila yung rat na tinatawag. So alam natin yung rat na, di ba, may nakita ko mga bata, mga ang ano yung tatapang na sa mali. So yun, sabi ko kami sa may sinasabi si Mami Enyo kasi na-observe niya lahat eh. Sa akin sinusumbong. Itong taong to, ganito ganyan. Itong taong to, ganyan. Yung mga sa cordet, sinusumbong sa akin. Tama lang yun. So isipin ko anong tamang ano dyan. Eh lalo na, alam natin yung background nila, di ba? Pag alam mo yung background yun, hindi ibig sabihin excuse yun ha. Pag-pray natin, pero alamin mo at least kung saan ka papasok, okay? Ano yung consideration mo sa tao. Kung alam mong mahina yung tatay, especially ganun eh. Pag mahina yung tatay niyan, walang aasahan yung ano, stability, okay? Pero kaya nga, mga bata naman, kung alam nyo ng ganun, ang lagi sinasabi sa inyo, di ba? Kung may tatay kayo sa langit eh, kung ligtas ka. So ngayon, kaya ito dapat yung kaulayan mo, sa church ka dapat, dito mo makikita yung pattern ng mga ibang tatay na maayos. So, aminin mo yun. So, ganun kasi ako, dumaan din na sa ganun. So, sinasabi siya, si daddy okay sa ibang bagay, hindi. So, di ako mag-focus sa hindi, sa Diyos ko na lang kukunin yung pattern na yun, tsaka sa mga ibang lingkod ng Diyos. Noon pa nakita ko, hindi ako lumaki sa church, actually, hindi ako lumaki, malaki na ako nun eh. Yung nag-observe ako nun, itong tatay na to, okay to. Yung iba, palamura, ibang tao, tamad-tamad, pero yung anak nito, kala mo, walang bukang bibig, kundi Bible eh. Eh, doon ako isang na-inspire. Gusto ko yun. Paano kaya yun? Imposible yun eh. Pag titignan mo sa ibang tao. Pero hindi siya imposible. Ikaw muna, magulang,
palakihin mo siya. Sabi dyan, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Okay, sayin natin, dalawa kasi yan, nurture and admonition. Ano yung admonition? Yung nurture, alam natin yun eh. Ano yung admonition? Ano yung admonition? Ang gandang pakinggan, pero hindi yan positive. Ano yung admonition, DM? Hindi yan pa alam, si Brian. Pag sinabi pong admonition, hindi yan ano, hindi yan, wala akong maisip na kalokohan. Pero ang admonition, pinapagalitan po yan. Tinuturuan. Ayan, nasabi dito, a firm rebuke. Hindi lang rebuke, a firm rebuke. Pero sabi rin dito, cautionary advice about something imminent. Hoy! Huwag ka mag-aasa, huwag mong pansinin, huwag ka sasama dyan. Admonition. Eh, ba't admonition of the Lord? Yung sabihin, ano sabi ko kanina, hindi ko lang sabihin, sumunod kayo, basta, hindi ganun. Mga magulang, tandaan niyo po ito, kaya minsan mahina yung ating pagtuturo sa ating mga anak, hindi mo kinukonek sa Diyos. Yun ang unang introduction natin dun. Bakit ka susunod sa magulang mo? Dahil malaki siya, eh, paano pag mas malaki ka na? Eh, siya nagpapakaya siya, paano pag humiwalay ka na? Paano kung, ano, babastusin mo na? Hindi, ang sabi ko kanina, ano, kasi sinabi ng Diyos. Yun ang tama kasi na sinabi ng Diyos. Yung pinaka-authority natin. Kaya sabi dito, pag pinagalitan mo ngayon yung mga anak mo, kasi ganito po yung iba, sabi nila, hindi ko gustong pagalitan yung anak ko kasi dati ganun din ako, sinaulo din ako. Ba't ka papagalitan? Diba? Tama ba yan? E di lalo matutulad sa iyo. Kung natuto ka na ngayon, yung guilt mong ano man yan, bigay mo na sa Panginoon. Kasi huwag mo nang alalahanin yan. Ano ba yung tama? Kunwari, yan na lang, kunwari, nag-asawa ka na maaga. Eh, tapos nakikita mo yung pattern mo ngayon sa anak mo, ganun din. Ano sasabihin mo? Ay, hindi, hindi ko na sabihin. Iba, ganun. Eh, yun ba, makulit. Eh, kulit nung anak ko. Eh, dati makulit din ako eh. Mali. Gawin mo yung tama sa kanya ngayon. Binigay na sa'yo ng Diyos yun. Trabaho mo yan, obligasyon mo yan, at kailangan mong gawin yun. Okay? So, yun po ang admonition. So, pero ang ganda yun, dalawa, nurture. So, pag ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos, parang dinidiligan mo yan at alam mo na, maraming ginagawa sa halaman po, natuto lang ko ngayon, mga ibang halaman din. Lagay mo lang dyan, tutupon eh. Isa yung mga ibang bata, ganun, matibay, matalino, independent. Pero ibang bata, kailangang alagaan ng gusto. Ngayon, sa paghahalaman, ganun din naman. Minsan, iba, maselan, pero pag nagbunga, ay, talagang may kinabang ka. Amen? Nag-usapan namin sa JJ, ganun, ba't ito hindi magbubunga? Arte naman ito. May lupa naman, may tubig naman. Kasi kailangan mo alagaan. Kasi dati, naalisin niya ng mga, agyo tuloy. Kasi yung mga vines daw, yun, nagbunga. Yung mga bata naman, hindi ko sinabing ganun ha, pero yung iba naman, independent nga, magaling nga, pero wala naman silbi. Kasi gusto nila, sarili lang niya eh. Pag ituturo mo sa maayos na direksyon, kaya patas lang din ang Diyos. Amen? Yun lang. So, nurture, alagaan mo. Alam mo na, pakainin mo, turuan mo. Pero pag kailangan, pagalitan, pagalitan mo. Kasi sa totoo lang, kahit sa church, no? Ito ang napansin ko sa mga Baptist din, kaya may lagi sinasabi sa inyo eh. Kaya masanay kayo dito, kahit sa JGX, sinasabi ko sa kanila yan. Yung hard preaching, yan talaga ang dapat. Amen? Sa Baptist yan. Sa Bible yan. Katatapos ko lang sa Isaiah. Sabi doon, raise, amen? Isaiah 15 ba yun? Yeah. Sakto. Cry aloud. Yung cry pa lang po, sigaw na yun eh. Eh, yung cry aloud, ano yun? Okay, mga sabihin, basta sigaw mo na, lakas mo na magsalita. Eh, ba't ka nagagalit? Ang ginagawa ay tabaho ko. Spare not! Ibig sabihin, huwag pong ano, ito, yung mga bata lang tirahin mo, yung mga matanda, huwag. Spare not nga, ibig sabihin, walang makakaligtas. Wala kang, mamaya, pupunta tayo sa Ephesians 6, yung respecter of persons. So, hindi dapat ganun lahat. Banatan mo lahat. Eh, binanatan mo yung Katoliko, binanatan mo yung Jehovah's Witness. Yung Baptist, hindi mo mabanatan. Ano yun? Ano, perfecto na yung Baptist?
Kaya ganun po tayo dito lahat. Lift up thy voice. Sinabi ng cry aloud, lift up your voice ba? Gusto ko na sabihin po dito, at trumpet, okay? Sabi, show my people their transgression. Eh, pakita mo. Huwag mong sabihin, okay ka naman, eh, okay ka naman. Yung sabi kasi ng iba sa psychology, ganun. Tratuhin mo siyang ganyan, respetuhin mo, at respeto niya sarili niya. Na may tama naman yun, pero pag kailangan niya, paano yun? Sabihin mo, mali siya. Iba sa inyo dito, kahit pa parang nagtitinunan, nakapansin ko, kasi nasabihan eh. Amen? Medyo nagmamatured. Eh, paano kung pinigilan ko yun? Ay, baka umalis si Yesha dito, huwag natin banatan yung ano. Umalis siya, problema niya yun. Hindi niya alam kung ano yung pinili niya. Kasi bihira na yung baptist, bihira pa yung katulad natin. Saan ka pa? Okay, show their sins, and Jacob their sin. Ganun din yun, transgression sin. Kaya balik tayo kanina. Admonition po. Amen, huwag kayong pag pinapagalitan kayo ng magulang nyo, and again, yung mga legitimate authority, huwag kayong magagalit, kayo po ay magpasalamat. Verse 5, servants. So, doon punta tayo ngayon sa ibang, ano ko na, matanda ka na. Ibig sabihin mo, wala ka nang susundin, wala ka nang batas. Itong mga politiko, yayabang nito eh, parang, ilan ba lang, ano kasi, mga, na, si Putin, di ba? Anong, yung mga komunista daw, ganun eh. Oh, sugutin na natin. Yes, yes! Panalo tayo dyan. Sige, hindi sinugod nila. Ba't wala nagsabi sa ating talo pala tayo? Eh kasi ganun yung komunista, dapat laging yes yun. Pag sinabi mo, ay, hindi tayo mananalo dyan. Oh, hindi mananalo yan. Yayarihin ka. Ganun din sa mga kumpanya na hindi maganda yung walang integrity. Sa halip na mapabuti kayo, mapasama kayo dahil agree lang na agree. Okay? So, ganun din sa trabaho. Meron pa rin tayong boss, di ba? Be obedient to them that are your masters according to the flesh. Okay? So, nililaw lang niya. Kasi iba po, nausap na naman din kanina, sabi doon. Hindi naman niya ibig sabihin niya. May iba pang ibig sabihin niya spiritual. Masyado kang literal eh. Kaya sabi ko sa kanya, o, paano po ang interpretation dito? Hindi ko din alam eh. Paano mo nasabing? Anyway, ganun din dito. Kaya minsan ang galing ng Bible, alam niya na po yung mga kukontra mo sa kanya, lilinawin niya na agad. Kaya sabi niya, obey your ma... Oh, sumusunod mo na kay Jesus eh, yung mga boss ko sa tabaw, hindi. Lahat! Kasi pag hindi ka sumusunod sa boss mo sa tabaw, yung sabihin, ano ka, rebelde ka rin, eh, ba't kandong ka pa? Ngayon ayaw mo, dumalis ka na. Ganun kasimple yun eh. Yung iba, puro reklamo sa Pilipinas, mga bulong, ganyan-ganyan. Umalis ka na, Pilipinas. Na iba, again, iba yung constructive criticism. Okay. With fear and trembling, okay, hindi lang basta sumunod, ha? Ibig sabihin, nanginginig pa. Alam natin yan sa Pilipino, di ba? Sumunod ka ba? Nanginginig pa. Ibig sabihin, talagang may takot. Hindi, 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 hindi mo kailangan sigawan pa o tatanggalin kita sa taba o kaya papaluin kita. Di ba? Yung mga pag-anak nyo, tanda na, sinasabihan nyo pang papaluin kita. Medyo huli na yun. Dapat di tayo umabot sa ganun. Amen? With fear and trembling and singleness of your heart. Ano yung sinasabi single? Hindi lang walang asawa yan. Pag sinabi single po, madalas na sinasabi dito eh. Ano ba yung ibig ng single? Basta ibig sabihin niyang integrity po yan. Ibig sabihin, isa ka, hindi ka sabog. Hindi ka kalat-kalat. Yung sabihin yan. Sabihin, alam mo, na ito yung mga kabuti, ito yung dapat mong gawin, eh gawin mo na. Okay? And then, sabi niya, asan to Christ? So, kung hindi mo pa naintindihan yun, sundin mo raw yung boss mo, parang ikaw ay naglilingkod kay Kristo, eh, hindi naman siya sa Kristo, eh. Nga, inuutos ngayon sa'yo, eh. Hindi siya sa Kristo, pero, parang. Obviously, pag mali yung sinasabi, huwag mo sundin. Pero kung tama, at nag-agree kayo, trabaho yun, eh. Okay? Sabi sa trabaho, gawin mo yon, nag-agree ka, gawin mo. Ito, very famous to. Pakibasa niyo pa. Ready, go. Not did I serve as men teachers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Okay, narinig niyo na po yung I service. Sa Bible yan, di pa? Ganito yan, paliwanag sa mga bata. Pag sinabing service, kunwari, ano ba?
Gobyerno na naman talaga, no? Pero totoo yan kasi kailan lang may nakita akong dokumentary ng loko-loko eh. So kumita po siya ng bilyon. Nanloloko lang siya. Ang produkto niya is mga truck daw. Pero wala pala talaga. Alam nyo kasi, mga greedy rin kasi investor eh. Binola-bola lang sila, nagbigay na sila ng pera eh. Anyway, pag sinabing eye service, ibig sabihin, hindi ka totoong naglilingkod. Pinapakita mo lang naglilingkod ka. Okay? Paano yun? Kung nari, linis. Yan, linis. O, linisin mo to ha. Linisin mo. Pag andyan yung boss, linis ka ng ganyan. Pag wala, wala na. At, natapos mo nga nung in-inspect. Di ba nalinis na to? Oo, ba't nadumi? Kasi pinakita mo lang na ginagawa mo pero hindi mo actually ginagawa yung trabaho. Ito na, eye service. Ganun din po yung men pleasers. Eh, of course, ipi-please ko yung boss ko. Eh, pero hindi ang tao lang. Okay? Again, nag-isip kayo ng kahit anong trabaho. Tulad na, kunwari, mga sa Jollibee. So, sinong pinaglilingkuran niya? Dapat yung tao. Eh, paano kung pini-please lang nila yung boss nila? Ay, ang bilis ko mag-ano, ang bilis ko maglinis. Oh, galing ng tao mo. Sabi ng boss niya. Pero pag ang kahanap mo na yung customer, hindi mo sila pini-please. Ibig sabihin, pini-please mo lang, yung namimili ka lang. So, kaya sabi doon, men please, ibig sabihin, specific na tao lang yung gusto mong pasayahin. Anong kabaligtaran ng men pleaser ngayon? Ayan, servants of Christ. Ibig sabihin, kahit nakikita nila, hindi nila nakikita, gagawin ko yung tama kasi nga, ang Panginoon, kita niya lahat. Nandiyan? Doing the will of God from the heart. Yun yun. Ibig sabihin, ginagawa mo yung gusto ng Diyos sa puso. Ibig sabihin nun, talagang gustong-gusto mo. At, alala ko na lang yung kanina eh. Kasi yung heart na yung nag-usapan namin eh. So, gawin mo sa puso, eh paano kung hindi ko gusto? Gustuhin mo. Ano yun? Hindi ko nga gusto eh. Yung mga bagay na kahit di mo gusto ngayon, pag naintindihan mo na, na dapat mala, maganda pala yung makabuti sa iba, makabuti sa'yo, gustuhin mo. Okay? Kaya yun. Anong di nyo gustong gawin? Na dapat gawin nyo? Makinig po, pastor. Yun. Hindi ko nga gusto makinig kasi natok ako. Sabi nga sa'yo, magtira kayo ng ano, kaya kanina natulog ako. Alam mo, mag-preach ako eh. Yung aga pala natin kanina. Kaya pala pagod na ako, tapos bumiyahin pa kami. Kaya sabi ko, sarap matulog. Magtira kayo ng ano, pag alam nyo makikinig kayo, kailangan nyo ng attention, di ba? So, magtira kayo ng lakas. Amen? Kaya may kape naman dyan, kung sakali. Tuloy natin, hanggang ano lang tayo, 10 or 9. Pinakailang minista po ako. Okay na yan, sige. Kaduksong panon, ano yung sabihin ng with good will doing service as to the Lord and not to men. Ibang klase lang yung pagkakasabi, ganun na ganun din, 7 and 6. Okay? With good will, kanina, will of God, of course, ang will of ng Diyos, maganda, mabuti. Okay? So, yung sabihin nito, actually, kahit sa batas, mayroon tinatawag na good will. Eh. Ano na ba yun? Hindi pa familiar. Mayroon niya sa batas, goodwill. Ibig sabihin, ginawa mo ba yan in goodwill or in good faith? Ang mga ganun sa batas. Hindi ka makakalusod doon pag ikaw ay nanloloko lang. Okay. Kasi alam mo yung mabuti ang intention mo, bakit mo ginawa yan, ganyan-ganyan. At binanggit kanina, will of God, servants of Christ, ganyan, as unto the Lord. Kanina, as the servant of Christ, ganyan, as unto the Lord, is Jesus Christ, the Lord din. Sabi kanina, men pleaser, ngayon, and not to men. Eh, baka yung pala, hindi ko, eh, tao yung boss ko eh. Ano yung kanina na naman, biloso mo, di ba? Sabi niya, sabi niya. Sabi ko, may mali sa NIV, di pinoint ko. Ibig sabihin mo, mali lahat to. Hindi nga lahat eh, sabi ko, meron. Okay, ito yung, tawang kita ng sets eh. Ito yung set A, set B, within set A. So, may mali dito sa set B. Hindi lahat ng A. Hindi, lahat ng A. Lahat yung mali. So, ganun din dito eh.
wag ka maglingkod sa tao eh. Hindi, wag kong paglingkodan yung boss ko, lukuhin ko na lang. Hindi, paglingkodan mo siya, pero ang unang pinaglilingkodan mo ang Panginoon. Kaya hindi ka nagsisinungaling, hindi tatama, hindi ka naluloko, kasi ang Panginoon ang pinaglilingkodan mo ngayon. Kasama sa paglilingkod mo sa Diyos, eh siyempre, yung mga legitimate authority nga, i-honor mo. Intindihan niyo ba yun? So, damay-damay na yun. Hindi mo mamaliin yung boss mo kung, o yung magulang mo, kung tama ka sa Panginoon. Nakuha niyo po. Eh, Pastor, ako, naglilingkod ako sa Diyos, pero sa iyo, hindi ako makikinig. Eh, di ba yun? Kung mali ako, sige. Pero kahit nung siguro, kung may mali man ako, siguro, 1-2%, makikinig ka pa rin. Ako, ganun ginawa ko eh. Kasi, hindi sabi ni Pastor sa amin eh. At hindi sabi ng Panginoon, di ba? Nadaanan natin yun. Yung mga parisi na yan, patayin nyo na. Ganun ba sinabi ng Panginoon? Hindi, sabi niya, sundin nyo yung ginagawa nila, pero don't go after them. Huwag nyo silang sundan kasi ginagawa nila, sinasabi nila, hindi nila ginagawa. So, yun, pinoint lang ng Panginoon yung mali nila. Ito yung mali nila. Kaya yung tama nila, sundin mo yun. Ganun po tayo. Kaya yung mga doktor, oh, yung doktor, sundin mo yung doktor, di ba? Pero pag alam mo yung, mali, yung part na mali, huwag mo sundin. Diba, bakuna. Kamusta yung ano nyo? Bakuna. Hindi natuloy. Takot din. Alin din na namin, eye service, man pleaser, goodwill, will of God. Paulit-ulit pong Bible para maintindihan natin. Lapit na tayo. Knowing, ito na yung pinakana natin. Knowing, bakit ko gagawin niya? Kasi alam mo dapat. Alam mo na nga, sabi, knowing it, that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether we be bond or free. Ganito yan. Kahit ano ka pa, sabihin mo, wala akong choice dito eh. Eh, kasi sumusunod lang ako kasi alipin ako eh. Eh, iba, kaya naman, pwede natin i-relate yan sa mga iba, ganito kasi ang dahilan. Kaya hindi ako nag-aayos eh, sa baba ng sweldo ko eh. Kung ako yung malaki yung sweldo, gaayusin ko. In the first place, bakit pang nabibigyan mo ng sweldo kung hindi ka maayos? Tandaan niyo po yan, kahit maliit na mga tao, ganyan ang takbo ng utak. Kaya nga tinuturo sa atin dito eh. Tandaan niyo ba, nagkaroon na ba kayo ng ganyan isip? Mga bata nga, ganyan eh siya, binigyan ng ganyan eh. Kaya nga mag-ayos para bigyan ka rin ng kung ano man yung reward. Yan sinasabi dito eh. Yung he shall receive of the Lord. Ano yung re-receive mo? The reward. Sabi niya kahit ano, alam niyo yung kahit ano? 1 Corinthians 15:58. Therefore, brethren, ano yan? Ay, kung nakakalimutan yung episode nun. Be steadfast in the Lord in the power of His might. For immovable, always abounding in the sight. For as much as you know that your labor is not in vain. Salamat po. Isipin natin, pag ginawa mo yan, may reward dyan, sigurado. Eh, wala, hindi ako napansin eh. Eh, kulang eh. Sa Panginoon, sigurado yun, meron. Amen. Kaya, kanina, may mga piniisip yun, basta nung isang araw, kanina lang ata, kasi nga, inano ko, anong pipitch ko. Eh, paano yun, di ako napapansin eh. Pansin ka ng Diyos, sigurado yun. Ayan, sa Baptist Day, yan, alala ko. Kasi nga, yung iba ganun, talagang share nila yan, para nagpapalakas na yun sa lahat. O, sinir ko yung man yan, ha. Nakatawa ako kasi, eh, hindi naman, ano, limited lang daw kesyo yung, ano. Yung isip pa rin na, yung support yan, support kasi. Madalas, kaya nagpapakitang gilas yung mga yan dahil sa support. Hindi dapat tayo, ganun din. Diba? Pero tama lang, sakto lang. Hindi yung parang nag-advertise ng parang sanlibutan. Intindihan ba? Alam mo na dapat na kahit anong gawin mo, lalo yung magandang bagay, sigurado, may reward yan. Kahit ikaw yung mababa, libre, alipin, malaya, okay? Nandiyan, bata, matanda, pastor, hindi pastor, ayun, logo yan, pastor ka naman, kaya babae, lalaki, ano pang sa palagay niyo, ano?
disadvantage, advantage, mayaman, mahirap, ano ba, mabuti, maitim, kulot, straight, ano ba, Amerikano, Pilipino, ibang ganun-ganun eh, inggit yung iba sa Amerikano. Pero may mga disadvantage din sila, okay, may inggit doon. Ano pa, matangkad, maliit, kahit ano pa yan, ang Diyos ang magre-reward sa'yo. Pag yung maraming binigay naman sa'yo, talagang matalino ka, tapos ganito lang ginagawa mo, may reward ka din, palo. Andan nyo po yan. Yan ang ano dyan, prinsipyo dyan. Kahit anong magandang bagay, may reward dyan sa langit, may Panginoon. At even nga dito. And then, kaya dito sabi, and the masters do the same thing. So, hindi lang yung mga staff, okay, hindi lang yung mga nasa baba. Pati yung mga master, kasi ibang mga master, mga boss, di ba, kahit si pastor, ganyan, ikaw na yung, ano, di ba? Pero, ikaw dapat, may, ano rin, may utos din ng Diyos sa'yo. Okay, kahit mataas ka na. Okay, kung business man ka, okay, sarap yan pag kumikita. Pag hindi, yan, parang si Facebook daw, nalugi. Amen? Amen. Dami niyang inopend eh. Nag-invest siya sa walang kwentang project, mahal. Ngayon, lugi sila. Salamat. Amen? May papalit lang sa Facebook, di pinalitan na matagal na eh. Anyway, actually, mga buhay nga tayo walang Facebook. Amen? Share and subscribe. Like. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ano, masyadong i-hype. So, yan. Ngayon, kung master ka na, kung ikaw na, magulang ka, for example, hindi ka yung mga anak mo, kala mo, titirisin mo na lang, pipitikin mo na lang. Hindi pa rin, di ba? Kasi takot ka naman sa Diyos. Kapag ikaw naman ang tiniris ng Diyos, pinitik, paano ka? Lingkod ka rin ng Diyos eh. And then yun, yung dalawa, may anak na ako, ganyan. Oo, oh, inaalam mo yan kasi mga bata, kahit bata yan, may utak yan, minsan talagang alam mo na, si Christian ka rin, nasigawan ko kasi mabangga ka eh. Pero, hindi ko naman siya, di ba, todo-todo, ano, kasi alam ko, ganun, kaya nga sabi ko sa'yo, ganun din ako dati. Talagang mga pasigaw yung ano, kasi kung nakabangga ka, di, ang laking, tawag dyan, laking problema. So, ganun tayo, mga masa, kung boss ka na, may boss ka pa rin. So, lalo ang Panginoon, sabi dyan, the same things unto them, do the same things unto them. So, kung ano yung inuutos kaya sa mga nasa baba, sundin mo daw yung iyong boss. Eh, mga boss, sundin mo rin ba yung, ano mo, yes, in a way. Kasi tingnan mo sila, huwag yung parang, sabi niya, four belt threatening. Oh, tanggalin kita. Kung puro ganun ang ano mo, hindi mo na kailangan tanggalin yan, aalis ang ano yan. Eh, yung mga anak mo naman, magtatanim ng galit sa puso mo yan. Amen? Gusto niyo, pag matanda ka na, di ikaw naman yung kutosan ng anak mo, malaki na. Di ba? Lalaki rin yung mga yan. Kaya dapat, pag sinabing four bear po, medyo pigilan mo. Okay? Knowing that your master also is in heaven, neither is the respect of persons with it. Ito itong maganda. Gusto ko sana ito yung title natin, pero ano yung sabihin ng respect of persons with him? So, paulit-ulit siya pag nagbabasa ng Bible, sa Old Testament, ang dami niyang respect of... Ano yung respect of person? Naaral na namin ito dati. Yung mga bago, ano yung respect of person? Tama ba na galangin mo yung tao? Depende, yan. Actually, yung respect of person, buo pong phrase yan, ha? May ibig sabihin yan, okay? Sinabing respect of persons, mali yan, obviously. Sa Bible, lagi negative yan. So, anong sabihin nun? Anong sabihin po nung respect of persons, may nirerespeto ka sa kanya, persons, yung sabihin ito, personality, natanggol ko na dati yan, eh. Anong sabihin, dahil lang mayaman, sa James, di ba? Ay, siguro tama to kasi mayaman siya, ha? So, maraming tama sa ibang bagay, kaya siya pinagpala sa bagay na yun, pero hindi sa lahat ng bagay. Eh, ganun naman yung mga profet. Mga doktor, laging tama yan. Ganon, sa lahat ng bagay. Baka hindi ka nagbabasa ng history. Tingnan mo lahat ng mga dati nilang sinabi, ganyan yan. Ngayon, hindi na. Alam din nila, inaamin nila, mali yun eh. Paano yun? Kung dati, mali yung doktor dati, ngayon, hindi natin kukwestiyon yung mga doktor ngayon. Ano ka? Ano pa? Uy, Amerikano yan. Sigurado, tama yan. Hindi lagi. Ano pa? Eh, sabi dito eh.
Kaya nga, naalala ko si Putin, ganun daw yun. Sabi niya, oh, sige. Ilang araw lang, tapos na yan. Eh, ngayon, buwan na eh. Sila lang nauubos. Kasi, respect of person sila. Siya yung boss, therefore, lahat ng sinabi niya, tama. Hindi ganun. Nandiyan niyo, ganun si Pastor, ganun din. Hindi lagi tama si Pastor. Ngayon, sinisikap ko na talagang halos lahat ng bagay, tama ako. Kasi nga, ako yung nagsasalita ito isang oras eh. And then, 3 times a week at least. So, I do my best na wala akong mali sa lahat ng bagay hanggat kaya. Okay? Pero, pag nakita mo mali talaga, okay? Mali yun. Pag mali na siya, tama pa siya para sa'yo, parang kanina, si Pastor, ha? Eh, yung turo sa amin eh, mali nga eh, paano? Respect of person ang tawag dun. Kung kay mayaman o kapatid ni ganyan, kababayan ni ganyan, kaya mo siya sinasabing tama. Mali yan. Itindihan ba? Apply nyo sa lahat ng kasi, ano yan eh, from Old Testament to New Testament po yan. Eh, ganun, baptist yan eh. Bakit hindi ka nakikibaptist eh? Baptist. Tama ba yan? Basta baptist day. Basta baptist, tama na. Hindi ganun. Okay. Actually, itong 10 onwards next week na to. Pero gusto ko lang daanan yung 10. Kaya finally, be strong in the Lord and in the power of His might. So lahat na po yan, kanina yung mga bata, sa mga magulang, magulang sa mga anak, boss, mga staff sa boss, boss sa staff, at sa mga mayor, kung ano man yan. Minsan, ang hirap po nung, eh paano ang sistema sa amin, ganyan talaga eh, paano yan? Be strong in the Lord. Ibig sabihin, pag sinabing no respect, lalong naalala yung si Digong, di ba? Si Marcos nga ngayon, parang at least kahit na para, tahimik, no? Hindi katulad nung si Digong, di ba? Parang ugong talaga dati nung, kaya takot sa kanya yung mga tao, eh. Kasi, hanggang salita lang pala. Pero still, ano yung sasabihin? Yan, paano mo nga naman kakalabanin yung patayan ng usapan, di ba? Ganun, kahit sa mga Baptist, ganun din. Bobol jacking ganyan. Ano, positive ka, patay ka. Kung kwento, ano, galit ka sa bakla, kakalabanin ka namin. Eh, paano kung yun ang tama, anong gagawin mo? Hindi, madami sila eh. Nawala ka ng support. Nawala ka ng kaibigan. Ano, sisiraan ka. Ano pa? Ano pwede nang gawin? Papahiya ka. Tataniman ng isip yung ibang, yung ano, yung tabi ito. Yung nga, badang sisirahin ka, yun ang term dun, diba? Sisirahin yung reputasyon mo dahil sa tataniman nila. Eh, yung iba, magagaling yung mga yan, eh. Pag nasari na sa ganyan. Sa media, ganyan po yan, maniwala kayo. Kala mo, totoo yung sinabi, nasira na ibang tao, hindi naman pala totoo. Ay na, ang hirap nun ah. Sige na nga, ano lang ako. Sa Germany daw, gano'n, parang may nag, hindi ko alam kung totoo yun, may nag-insurgency daw at ang mga pinagbibintang ang mga anti-vaxxer daw. So, at hindi po yan, kaya nga sa atin ngayon, inahanda ko yung sarili ko, sinabi ko na sa inyo yan, lalo nung mga kami-kami pa lang dito, sinalid ko sila, parang mali yan ah. Ihinto tayo dahil sa dahil sa virus, di ba? Silang virus eh. Kaya ngayon, nung pinilabanan natin at marami din lumaban dyan, ano ngayon sila? E paano kung di tayo lumaban? Paano ka lalaban una, be strong? Ibig sabihin, sinabi ng Diyos yun, totoo yun. Panindigan mo yun, paniwalaan mo yun, i-practice mo yun. Yun ang sabihin ng be strong. And the power of His might. Katapos lang din natin sa preaching ko sa 2 Corinthians 4. Oh. So, pagtiwalaan mo siya. Pag sinabi niyang yun na nga yun. Eh, karamihan ng tao, hindi na niniwala doon. Paano yan? Kaya nga, huwag itiwala. Lalo po ngayon, tapusin natin dyan, ha? Kailan lang? Sino ba to? May nag-share lang kasi. Kahit daw sa mga churches, huwag mong gagawin mga bakla. Diba? Kasi ngayon, matakot ka talaga kasi ikaw na sabihin eh. Sabihin, oh, huwag niyong gagawin yung mga bakla, ha? Ano yan? Anak din ng Diyos yan.
May karapatin din yan. May karapatan ka, may karapatan sila ikasal. Yan. Kaya walang pagsama din namin, pastor, nung last time. Kaya isang pastor na, si Abante. Maganda naman yun. Kasi parang gumawa siya ng batas na protektahan yung mga pastor. Isip-isip ko, kailangan pa ba yun? Kung may mga buto lang yung mga pastor na yun, may kailangan ng batas pa dyan. Ano ba payagan nyo? Ano ka? Dahil natakot ka sa batas nila, alam mo, gagawin mo, mali. Oy, bawal kayong tumanggi, ha? Kasal nyo kami. Mga wala kasing buto yung iba dyan, eh. Kaya, be strong in the Lord. Amen? Paano yun? Magtiwala ka. Pag sinabi niya, tatakama yun. Eh, baka ano? Yun nga, eh. Be strong. Magtiwala ka sa Diyos. Subok na po siya. Yung iba dyan, mga batas na yan, wala lang din yan, eh. Katulad niya yung sinabi ni Duterte tsaka yung sino-sinong lokolokong politiko. Bawal mo, lumabas ang walang bakuna! Oh, ano nangyayari sa kanila ngayon? Pahiya sila! Kaso yung media kasi kakampi nila, eh. Yung mga media, kung ikaw, kaya daw ang sikat na word daw ngayong year is gaslighting. Na makikita niyo ba yan? Kaya dapat alam niyo na rin yan. Kasi nga, yan ang uso. Kasi yan ang ginawa nila, eh. Malawakan! Naalala niyo ng gaslighting? Hindi nyo palala, sabihin ko na lang yung gaslighting ibig sabihin, yung parang niloloko ka in such a way na ito yung sinabi dyan dati. Ngayon, sabi, hindi ko naman sinabi yan, eh. Tingnan ko rin, para sigurado ako, ha. Kasi hindi sikat yung anong yan, nauso this year. Kasi nga, ang daming gumagawa at obvious na obvious. Eh, ngayon, manipulate someone psychologically so that they start to question their own sanity. Sa Tagalog, lolokohin mo sila na para bandang huli, hindi na siya magitiwala sa sarili na parang nasira na ata ulo ko. Yung ginawa na sa mga yun, anti-vaxxer. Ba't mo mali-label na anti-vaxxer? Gusto ko lang maging pure blood. Ba't mo anti-vax? Diba? Ay, mali ako. Ay, mali ata ako. Sige, sunod na lang ako sa kanya. Hindi ka na. Kung matino, kaya karamihan ng alam kong antay dyan, mga Kristiyano, mga pastor din. Pero iba nga, again, sabi, pag pinag-usapan nyo mo, hindi ka makakapag-mall, eh. Mabaw naman ito. Paano na sa tribulation ito? Walang-wala na. Okay, so this time, be strong in the Lord. Amen. Sa next week, armor of God. Amen. Yun eh. Paano ka magiging strong? Kailangan mo ng armor. Pag-usapan natin next week. Kaya huwag kayo mawala. Let's pray. Pakita, salamat sa yung mga salita. Again, napakalinaw, Panginoon, na kami po ay yung mga anak, kami po protektahan nyo. But may mga time, Panginoon, na parang papadamaan nyo yung kaaway, matakot kami. Dahil sila po ay parang malakas. But nakita din namin na dapat namin i-honor legitimate authority. So pag may mga umaasta dito, mga gobyerno na gustong sapawan, Panginoon, ng church, gusto sapawan ng pamilya, ng mga magulang namin, alamin namin yung legitimate authority na sinabi nyo naman. Dito sa chapter lang na to, Lord, first part ay yung, again, mga magulang at mga boss din po sa legitimate na trabaho, Panginoon. And therefore, ang implication nun, Panginoon, yung kayo po yung pinaka-boss sa lahat. Pwede namin silang paglingkuran, pero kayo po yung pinaka-pinaka according sa Romans 13, Panginoon, higher powers, Panginoon, susunod kami sa kanila hanggat hindi nila kami inuutusan at pinapwes ang gumawa ng mga kasama, Panginoon. But kayo po ang pinaka-boss namin, pinaka-Diyos namin, Panginoon. So I pray, matutunan namin, practice namin karapatan, especially sa soul winning, Panginoon, sa pag-preach ang salita, Panginoon. Alam namin totoo, Lord, may influence namin ang mga tao for the better. But even if not, Panginoon, kami po yung sunod sa inyo. Alam po, Lord, for the rest of the series na to, Lord, kayo po magpahala. Kayo po mag-ingat sa bawat isa, bigyan kapahingan, at as we end the year, Panginoon, din, ay patuloy kayo maglilingkod sa iyo. Patuloy na lumalago, Panginoon, at patuloy po yung paglilingkod namin na paayos ng paayos. Ay, salamat po sa aming church na still naglilingkod sa inyo. I pray na kayo po'y bigay ng biyaya, protection, at yung mga kailangan din po namin, mga kailangan
sa funds, Panginoon, and then sa lakas, talino, Panginoon, resources, Panginoon, mga tao din, nakatulong sa amin, Panginoon. Kaya manalo natin, in Jesus' name we pray.